Inimbitahan ni Vice President Jejomar Binay si Pope Francis na bumisita sa Pilipinas para sa International Eucharistic Congress sa 2016. Nakausap po ni Binay ang Santo Papa nang tumungo siya sa Vatican bilang opisyal na delegado ng Pilipinas sa inaugural mass ni Pope Francis. Balita hati ni Ruth Cabal. Balik Maynila na ang Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, pero nakita pa namin siya rito sa Vatican ilang oras matapos ang inaugural mass ni Pope Francis. Tumanggi muna siyang magpa-interview sa amin dahil magbibigay naman daw siya ng pahayag sa Vatican Radio. Dito'y sinabi ni Tagle na natuwa siya sa pagkakahalal ninuoy Jorge Mario Cardinal Bergoglio sa conclave, pero naawa rin daw siya kay Pope Francis dahil batid daw niyang mabigat ang responsibilidad na kaakibat ng pamumuno ng simbahang katoliko. Ang kinatawa naman ng Pilipinas sa papal inaugural na si Vice President Jejomar Binay, kinuwento ang naging karanasan niya bilang isa sa mahigit 100 foreign delegate na nakausap si Pope Francis. Nung masabing from the Philippines, talagang masaya yung mukha niya. No? Oh, tapos sabi ko nga, the millions of Catholics in the Philippines are extending their greetings and best wishes. Inimbitahan din daw ni Binay si Pope Francis na bumisita sa Pilipinas para sa International Eucharistic Congress sa taong 2016. Ang sagot daw ng Santo Papa, probably. Maging ang ilang Pilipinong dumayo pa sa Roma, kakaiba raw ang pakiramdam na makita si Pope Francis. Gaya ng grupo ni Sandrix na nagtatrabaho sa Florence, Italy. Yung bumiyahe, dalag punta kami sa embassy. Tapos nalaman namin na pupunta dito sa nagpunta na kami dito. Si Ami naman sinama pa ang kanyang employer sa St. Peter's Square para masaksihan ang inaugurasyon ng bagong Santo Papa. Hindi ako day off ngayon. Pero sinama ko siya dahil kami lang naman dalawa sa bahay. Okay naman. Magandang panahon ngayon dito. Hindi kagaya nung Sunday na ulan. Ruth Cabal, GMA News.